Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Totoong napakabilis ng paglipas ng panahon. Ilang buwan na lamang ay magtatapos na naman ang taong panuroan 2021-2022. Nakakatuwang isipin na sa wakas ay pinahintulutan na tayong magkaroon ng limited face-to-face classes. Ngayon ay masaya naming pinabalita na ang Bagong Pag-asa Elementary School ay handang-handa na sa pilot testing ng limited face-to-face classes. Kaya naman, puspusan na paghahanda ng ating paaralan sa pag-aayos ng mga pasilidad at mga kinakailangang gamitin ng mga mag-aaral upang mapanatiling ligtas ang kanilang pagbabalik sa paaralan. Ngayon naman, aking kapapanayamin ang ating School Facility Coordinator na si Sir Juvendi Campugan upang ay paalam ang mga bagay na dapat tandaan ng ating mag-aaral bago pumasok sa ating paaralan. Ang dapat tandaan, unang-una, bago sila pumasok sa ating paaralan, kailangan i-check ang kanilang temperatura. At may mga guro na nakaantabay para sa bagay na yun. I-check ang kanilang temperatura upang malaman natin kung normal ba, sila ba'y may lagnat, o sila ay may sakit. At pangalawa, kailangan nilang maghugas ng kamay bago pumasok sa ating paaralan. May nakatalaga ng mga hand washing area bago pumasok sa paaralan, kaya naman, maaari silang maghugas ng kamay doon. At pangatlo, kailangan i-hand sanitize ang kanilang kamay gamit ang alcohol. Pagpasok sa ating paaralan, may mga markings silang makikita bukod sa mga signages na nakalagay sa ating mga bawat kanto ng ating paaralan para mas matandaan nila yung mga dapat nilang gawin sa pagpasok sa limited face-to-face. At yung mga markings naman nakalagay, merong dalawang kulay. Kulay yellow at kulay white. Unang-una nilang tatandaan, ang kulay yellow ay nagtatalaga sa pagpasok sa loob ng paaralan or entrance. At ang kulay puti naman ay ang paglabas. Kung papasok sila sa paaralan, kailangan dumaan sila sa mga markings na kulay yellow. At kung sila naman ay lalabas o pauwi na sa kanilang mga tahanan, dadaan naman sila sa mga puting markings. Lubos na inihanda ng ating paaralan ng ating mga pasilidad bilang paghahanda sa limited face-to-face. Inihanda ng ating mga guro ang ating mga silid-aralan upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga kabataan o mga estudyante ng ating paaralan. Makikita natin na ang bawat classroom ay may mga nakatalaga ng mga upuan at alam na kung ano yung mga bilang ng mga mag-aaral na kanilang papapasukin. At bukod pa riyan, naglaan din ang ating paaralan ng dalawang isolation area para kung sakali man na may mga mag-aaral na hindi maganda yung pakiramdam, may mga lagnat, ay doon sila papupuntahin para mabigyan ng sapat na atensyon. So kung isang mag-aaral at pag-check pa lang ng kanyang temperatura ay mataas na o siya ay may lagnat na, pagpapahingayin siya sa ating kubo or isolation number 1, then aantayin na mag-normalize or medyo bumaba ang kanyang temperatura. At kung hindi naman, halimbawa hindi bumaba ang kanyang temperatura, dadalhin na siya sa ating isolation area number 2, kung saan bibigyan siya ng nararapat na pansin ng ating school nurse at ipapaalam na din sa kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan dito sa ating paaralan upang masundo na siya, upang mabigyan ng sapat na medical na atensyon. Maraming salamat Sir Joven sa pagpapaalala at pagpapaalam ng mga dapat tandaan at gawin ng mga mag-aaral bago pumasok sa ating paaralan. Akin naman pong kakapanayamin ang ating School's Disaster Risk Reduction Management Coordinator na si Ma'am Rachel Ann S. Rebeta para ipaalam sa atin ang mga dapat tandaan ng ating mga mag-aaral bago pumasok sa silid-aralan. Okay, so ang una nating hakbang na ginawa ng ating paaralan ay nagpulong-pulong po muna ang ating DRRM team kasama ng ating punong guro na si Ma'am Elsa de la Paz. Kasama na rin po ang ating mga master teacher at mga chairperson upang pag-usapan ang mga bagay-bagay na dapat nating unahin sa pagbubukas ng limited face-to-face. Kanina po, nabanggit na rin po ni Sir Joven kung ano ang mga dapat tandaan sa mga alintuntunin na dapat nilang gawin sa pagpasok ng paaralan. Ngayon naman, ang mga dapat nilang gawin sa pagpasok ng paaralan ay ang pagkuha ng temperature, pagpapalit ng face mask, at pag-aalcohol na din po. Kasi bago pa pumasok ng paaralan, sila po ay nag-hand wash na po. So may mga guro tayong itinalaga para gawin ng mga bata ang mga dapat nilang gawin hanggang makaupo sila sa upuan na itinalaga para sa kanila. So napakasimple lang po ng ating silid-aralan, hindi katulad ng dating face-to-face na kung ano-ano ang nakikita ng mga bata. So ngayon, ang makikita lang po nila sa silid-aralan,
upuan, mesa ng guro, at mga health kits na dapat nilang gamitin para mapanatili na maayos at ligtas sila sa loob ng paaralan. Ngayon, mga batang depresyan, alam nyo na ang mga dapat gawin at tandaan sa pagpasok sa ating paaralan. Muli, ako si Ma'am Erling Lucas, guro sa ika-anim na baitang. Ako naman si Sir John, guro sa ikatlong baitang. Maligayang pagbabalik eskwela!